dami at laki ng hamon ng buhay. Ano at sino ang mga katuwang natin? Sa aming sitwasyon, kaming dalawang mag-asawa ang nagtutulungan para malampasan ang tikat at dilim ng landas. At katuwang namin si Lord sa lahat ng mga yan. Time check. 12 o'clock. I mean, hindi na 12 o'clock. 12:30 na madaling araw. Midnight. Ngayon na kami nakauwi. Sabi, sinabi ko ba ngayon? Walang 3 o'clock break. Walang dinner. Marami, thinking. Tapos, siyempre nag-alala rin sila, Labs. Tingnan niyo kung ilang miss call siya. First time ko nakarating ng 33 miss calls. So first time ko din nag-overtime ng ganito katagal. Grabe talaga. Let's call this a day. Hindi na, bukas na lang ulit. Gusto ko lang pakita itong bagong kwarto. Kagabi, hindi ko na napakita kasi sobrang pagod. Ito lang nakakabisit. Ito lang yung medyo hindi okay. Ayan. Alam mo, mayroon ako washing machine dito sa loob. Washing machine. Parang naglalaba. Ang klase talaga. Ay, nako. Sa lakbay ng buhay may pamilya, dumadaan din tayo sa mga turo na mula sa kabiguan. Ito ang kaparaanan at mga instrumento ng Diyos upang bigyan tayo ng aral. Okay, so we're here sa Riverside, May. Bumili ako dito ng kailangan ko para sa trabaho, kaya nandito ako. Tapos na yung ulan, tapos na rin yung snow. Yun ang mahirap eh, magkatapag ako lang sa gitna ng snow, sa gitna ng ulan, tapos ang lamig-lamig. Grabe. Pero, you know, thank God at natapos na nga ang ulan. At medyo paano na ulit yung temperature, pataas na ulit, hindi na ganun kalamig. Pabalik na ako ng hotel. Kasi wala akong sasakyan, so nagbus lang ako. Wala namang problema sa transportation dito sa Japan. Madali, safe, saka mura lang. Saka share ko lang, dapat sa Sunday na yung uwi ko or balik ko ng Nagoya. Na-extend ako hanggang 28. Siguro ano yan, Wednesday. Yung sa 28 pa ako makaka-uwi, makakabalik. Ay, nakaka-miss na yung pamilya ko. Alright, good morning! Alright, so dito kami sa kumbini ngayon. Kumuha lang ng aming kakainin para mamayang ngayong breakfast at saka mamayang tanghali. 5 days dito sa Atsugi sa Kanagawa Ken. Medyo hindi maganda ang lagay ng aking ngipin. Masakit siya. Hindi naman sira. Yung wisdom tooth ko umatake na naman. 4 years ago, merong nang ganito yung case ng aking ngipin. Yan, para bumabalik na naman. So kagabi, pagkatapos ko dun sa pagbalik ko ng city, dun mismo sa malapit sa hotel, bumili ako ng gamot. Yung sumasakit na naman. Kagabi, medyo nawala. Yung pagkakain, inumulit ako ng gamot para medyo mawala. Lipat na naman kami ng hotel. Ito medyo paano mas maganda, mas elegante. R-Bend Hotel dito sa Atsugi. Tahimik yung aircon. Ayan, no? TV niya medyo malaki. Meron siyang ganito. Para sa computer. Meron na siyang LAN. Bukod pa yung sa Wi-Fi. One night lang kami dito. Tomorrow, lipat na ulit kami doon. Siguro mayroong naka-reserve doon.
wala silang ma-provide na room for us. So, kami ang nag-adjust. Right. So, explore natin sa labas. Let's go. Okay, so ito yung labas ng hotel. Then yung nakapaligid naman sa dito, panay ano siya, panay commercial. Nasa city talaga yung hotel na to. So, maraming building, maraming kainan. Pero ang punta ko ay convenience store. Bibili lang ako ng konting snacks, then para makaidim na ako ng gamot para sa aking ngipin. Bawat gangas na tinatahak natin, nakasilip at nakaalalay ang may kapal. Siya ang nagbibigay ng direksyon. Pero nasa atin ang choice. May free will o kalayaan tayong mamili. Either sumunod tayo o gumawa ng sariling paraan para makatakas sa nakakabahalang sitwasyon ng buhay. Walang perpektong landas. Minsan, bako-bako or under renovation. Gusto tayong bigyan ng Diyos na makabuluhang karanasan upang ito ang ituturo naman natin sa ating mga anak. At bilang magulang, nakasalalay sa ating mga kamay ang responsibilidad na magbigay ng maayos at magandang direksyon sa ating mga anak. Tayo ang modelo. Tayo ang magsisilbing halimbawa sa kanila. Okay, so we're back dito sa room. Puro nightlife ang nasa labas. Sabihin may mga bar, pub, mga snack. Yun yung mga nandito sa nakapaligid. Kaya wala pa lang mga usual na kainan like yung mga Yoshinoya, Sukiya, McDonald's. Wala. Okay. So, kain tayo ng fruits. Then, fruits olay. R1. Sa sipon. Ito, gamot daw sa dito. Sa wisdom tooth. Kasi meron siyang mint eh. Makatulong siya. Favorite natin, family chicken. Yung main course, meat. Meat to. Meat to sauce, pasta. Kain tayo. I love you, Lord. To worship you. Oh, my soul. Good morning. Today is Saturday, may trabaho pa rin. Tuloy-tuloy hanggang bukas, may trabaho pa rin. Kahit Sunday. Well, today is Saturday. Sana maaga. Maaga ngayon. Sabi nila, maaga yung ano ngayon eh. Yote ngayon. Alright. So, tapos na yung aming trabaho. 4:30. Natapos. 4 o'clock. 4 o'clock tapos yung aming trabaho. Then, kaya maaga kami ngayon dito sa hotel. So, nakabalik ulit kami dito sa Yugiri. Sa Yugiri Hotel. Isa sa mga member namin ay babalik ng Nagoya. Isa ako sa mga naiwan. Hanggang 28 kami dito. Bukas, mali pala ako ng information. Diba sabi ko kanina? Today is Saturday, may trabaho pa rin. Tuloy-tuloy hanggang bukas, may trabaho pa rin. Kahit Sunday. So Sunday pala, bukas, wala kaming pasok. So kaya pala tinatamang ako kanina na isang kasama namin. Anong gagawin mo bukas? Sabi ko, bakit? Ano, di ba may pasok po bukas? Wala raw pasok bukas, so free time. Ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Dahil wala akong pasok ng Sunday, tatry ko maghanap ng church bukas dito sa Atsugi. Minsan, subukan natin mag-explore at i-discover natin ang ganda ng mga ilaw sa gitna ng dilim. Let's always try to look at the brighter side. Okay, so nandito ako ngayon sa mismong city ng Atsugi. Maraming building. And talagang commercial siya. Talagang puntahan siya ng mga tao, busy area. And lapit dito sa Eki. Yan, mga bus station, lahat nandito. Okay,
Okay, so pabalik na ulit ako ng hotel. Nakita ko lang tong playground do. Na-miss ko na naman yung mga DKs. And ito, kaya napanoorin nyo kung nasa sila kanina. Bawat galaw o hakbang, i-dedicate natin sa ating pamilya. Sila ang motibasyon natin. Isama lang natin sila sa ating mga panalangin. Provide ni Lord ang maayos na kalusugan at guidance sa araw-araw habang malayo tayo sa piling nila. Kanina, nandun sila sa Koen. Kaya nakakamiss nung nakita ko itong playground dito sa Atsugi. Ganap ako ng church kanina through the internet. Puro Japanese, walang English or Tagalog na service. Kaya hindi ko alam kung pupunta ako. Kasi yun nga, baka hindi ko naman maintindihan kung puro Japanese yung salita. Bukas, try ko ding treat naman yung sarili ko. Try ko mag-breakfast sa McDonald's bukas. Okay, maglakad mo tayo. Habang nabubuhay tayo, ipatapos ang misyon natin dito sa mundo. Mahalaga ang bawat oras at araw na lumipas. Kaya dapat maging matalino tayo sa paggamit ng mga ito. At ugaling magkonsulta sa may kapal. Bilang manalangin at anytime pwede tayong dumalik sa kanya.